Hello everyone. Happy New Year po sa lahat. Kamusta po kayo? Isang masigabong palakpakan nga po para sa ating Panginoon. Hallelujah! God is good! And all the time! Amen! God is good all the time po talaga. So magandang umaga po sa ating lahat. Naimbag nga bigat yung amin, kakabsat. Makasta nga umata ni kamong amin, o, di ba? And a very pleasant good morning, really, sa bawat isa po sa atin who are here present in this assembly today. So, praise God for this 13th in the Word Pastoral Assembly. Amen. Ikalabing tatlong times na po natin ginaganap itong ating pastoral ministry. Purihin ang ating Panginoon. So, ako nga po pala si Sister Iya, ang nag-iisang asawa po ni Pastor Jess. And I would like to thank you, to welcome everyone in behalf of the Ilagan Christian Church. Kayo po ay welcome to this amazing ministry. Amen? Amazing. Because it is our amazing God who ordained this. Amen? Siya ang nagtakda sa gawaing ito. That's why I say it is an amazing ministry unto the Lord. Amen? Hallelujah. As it says in Psalms 19, verse 7 onwards, the law of the Lord is perfect, rejoicing the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Amen? The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Napakaganda po ng sinasabi ng Psalms 19. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, and they are righteous altogether. They are more desirable than gold, yes, much than fine gold. Sweeter also than honey and the dripplings of the honeycomb. At ang pinakamaganda pong part dito, sabi po, moreover than this, your servant is warned, and in keeping them, there is great reward. Amen? And that is exactly what we are going to do today. We are going to, tayo po ay magpapakabusog sa law of the Lord. Amen? Yan po ang ating gagawin. Pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Dahil yan po ang ating buhay. Amen po ba? Do you agree with me? That it is the law of the Lord that sustains each one of us. Amen? Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos sa ating lahat. Sapagkat, sabi ko nga sa inyo, it is the Lord who ordained this ministry. Hindi naman po kami ang nagplano nito, but it is the Lord who planned this all. At wala po kaming intention sa Ilagan Christian Church, like ko po itong sinasabi, na pakialaman ang inyo pong mga churches. But our desire is to share to you the word of the Lord as He is teaching us. Amen? At napakabuti ng Panginoon sa Iglesia ng Ilagan Christian Church. That is why we want to strengthen, as the Lord reminds us always, to strengthen one another. Amen? Tayo po ay nandito upang magpalakasan sa bawat isa. Tayo po ay nandito para mag-aral at matuto sa bawat isa. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid, I would encourage you to be hopeful in the Lord and desiring the Lord na turuan niya tayo sa malalalim na katuruan niya. Amen po ba? And let us all rejoice in His presence today as the ICC music team will lead us to our worship. Amen. May I now call in Sister Marivic. Amen! Isang mapagpalang umaga sa mga lingkod ng Diyos!
Amen! Amen! Hallelujah! Napaka-sarap pong pakinggan ng mga kapatid na tayo talaga ay narito ngayon at isa sa kabilang tayo sa mga lingkod at tinawag ng Panginoon. Amen? Napaka-isang mapalad na po tayo dahil ngayon narito tayo at nakakapakinig. Marami tayong mga natututunan na salita ng Panginoon na siya nagbibigay ng buhay para sa atin. Amen? So, alam kong handa na po ang lahat na magpuri, but I will just read to you Psalms 113, sabi po, "Praise the Lord, praise, O servant of the Lord. Praise the name of the Lord." Amen? Let us shout amen nga po mga kapatid sa ating Panginoon. "Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised." Amen? Hallelujah. "The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, who is seated on high, who looks far down on the heavens and on the earth. He raises the poor from the dust, and lift the needy from the ash heap, to make them sit with the princess of his people. He gives the barren woman a home, making her the joyous mother of the children. Praise the Lord forever." Amen? Sabi po sa ating awitin, "Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forevermore." Amen? So tayo pong lahat ngayon ay narito upang makapagpuri sa ating Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ito na narito tayo ngayon. Amen? Handa na po ba ang lahat magpuri sa ating Panginoon? Amen, Lord! We praise you! Hallelujah! Let us continue to sing praise. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga katong ito na kami makapagpuri para sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ang papuri ng bawat isa, Father God.
and worship you. Amen. Hallelujah. Panginoon, dahil Ikaw, Father God, ang aming buhay, ang aming pag-asa, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay mo. We praise you indeed, Father God. Tanggapin ang papuri para sa iyo lamang, Panginoon. And it says in His word, Psalms 34, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes it boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. For God alone my soul waits in silence. From Him comes my salvation. He alone is my rock and my salvation. Sabihin nga po natin, He alone is my rock
and my salvation. My fortress, I shall not be greatly shaken. Amen. For you alone, Panginoon, you are our salvation. Thank you, Lord. You are our great Savior. Wala kaming may pagmamalaki, Panginoon. Walang effort kaming magagawa para sa aming kaligtasan, kundi ikaw lamang, Panginoon. We truly give you all our trust, Panginoon, our life. Salamat, O Diyos, sa buhay na binigay mo. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na makapagpuri, na makasama ka, Father God. We praise you. Hallelujah. Let us continue to sing worship and adoration sa buhay na Diyos. Let us meditate this song. Hallelujah, Lord. We praise you. Thank you, Lord. The grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea. And I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. Amen. I will not fear when darkness falls. Strength will help me scale his walls. I see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Turn to this.
Lord God. Who is like our Lord? You alone, Panginoon, our God, our Savior, Father God. Glory be in the highest. Glory be to you alone, Panginoon. Our God of ages, immortal and invisible, and a powerful God, Panginoon. You alone, we praise you and give worship, Panginoon, and adoration. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Salvation, you brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything.
Lord God. You are our everything. For you hold our life, our hope, Father God, that we will trust in you alone, Panginoon. Thank you, Lord, for bringing the salvation, for giving Jesus Christ, Panginoon. Thank you, Lord, for the victory we have in you, Father God. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa pagtawag mo at sa pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, sa mga pagkakataong ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming panalangin, ang pasasalamat, Panginoon, sa kabutihan, sa kadakilaan mo, sa faithfulness mo, at sa steadfast love mo, Panginoon. Hear our prayer, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tunay, Panginoon, na kami ay patuloy mong tinuturuan at hindi pinapabayaan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga lingkod na narito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpili mo sa bawat sa amin, Panginoon, na makasama mo sa iyong kingdom. At sabay-sabay kami maglilingkod para sa iyo, Panginoon. Hindi magsasawa, O Diyos, hanggang matapos muli ang taong ito, Panginoon. May you bless us, Lord God. Thank you for your goodness in our life. Thank you, Lord. We praise you. We praise you and we adore you. We give you all the glory, honor, and power to you alone. In Jesus' name, amen. Hallelujah, Lord. Thank you. Amen. Hallelujah. Indeed, what a mighty God we have. Amen. Sabihin nga natin, our God is a mighty God. Amen. He is our mighty God. And our God is enthroned on His throne. Amen. Bakit parang hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko? God is enthroned. Amen. In His throne. Hallelujah. And as He is enthroned, He holds all things in His hands. Amen. And the one who holds all things in His hand is mindful of all of us as His people and is able to accomplish and perfect all things that concerns us in Christ. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Sa umagang ito, bago tayo magsimula sa ating pong lectures, mag-check lang po ako ng attendance kasi teacher po ako. Mag-check lang po ako ng attendance, ha? Tingnan natin kung sinong absent. Ayan. Ayan. So, palakpakan po natin ang atin pong mga delegates coming from Namnama. Ito po ba ay Jesus is our Shield Worldwide Ministry? Sila po ba ito? Or Namnama DPDM? Okay. And then we also have International Christ Ministries. Asan po sila? Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. And we have MRCP Naguilian. And then Osmeña and ano to? Ayan, may DPDM. MRCP, ano po itong MRCP? Miracle Revival Church. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Amen. And then we have FGC. Ano po itong FGC? Saan po kayo? Taas po ang kamay. Ayan. Palakpakan po natin as they raise their hands. Ayan. And then we also have DPDM ulit. Ano po itong DPDM nga? Diadem Church. Ayan. So, ano po? Ah, Dakilang Pag-ibig. Oh, sorry. Dakilang Pag-ibig. At saka iba-iba pong pinanggalingan nila. Ayan, may mga kapatid po tayo. Taas po ang kamay na lahat mga Dakilang Pag-ibig delegations. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Diyos sa inyong lahat. Amen. And then we have Assemblies of God. Assemblies of God. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Ano po itong proclaim? Proclaim? Ah, proclaim Yeshua. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. And then we have Jesus Healing Ministry Church. Yan. Praise the Lord. Ano po itong CUC? Ano po yon? Ano ibig sabihin po ng CUC? Ano daw? Ah, COC, sorry. Church, para kasing U ito, COC, Church of Christ, ayan. And then DPDM Sarindingan, ulit.
We have PCCI, Kapo. Palakpakan po natin ang mga taga-Kapo. Ayan, so halos DPDM, PCCI na po ang mga nandito. Ito pong CLSF Bangag. Ano itong CLSF? Ano po yung CLSF? Oh, praise the Lord. And then we have CTJC Sikadu. Ano po ito? Ay, ayun, si Pastor Romulo. Come to Jesus. Amen. And then DPDM, ayan na po. CTJCC, the same na po doon. Ayan, purihin ang Diyos sa lahat ng mga nandito ngayon. Sino po yung mga first-timers to attend? Wow! Welcome po kayo dito po sa ating pag-aaral. Our 13th Pastoral in the Word Assembly. Ayan, so napakaganda po na tayong lahat sa araw na ito ay muling magkakasakasama at mag-aaral at magpapalakasan sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? So, alam nyo na po kung saan ang mga restrooms. We also have coffee over there. Just feel yourselves at home. Kayo po ay nasa tahanan ng ating Panginoon. So, let us feel comfortable. Tayo po ay iisang pamilya sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin muli ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! And now, may we welcome our Pastor Jess. And before we go into that pastor pala, may I remind everyone po to please put your phones into silent mode or vibrating mode so that hindi po tayo maka-istorbo during our lectures po. Thank you very much. And may we now again call in our Pastor Jess to be our lecturer for today. May God bless us all. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Kumusta po yung mga ang New Year? Kumpleto pa po ba yung mga daliri ninyo? Amen. Alam nyo, ang New Year, bawat isa, binabati natin ng Happy New Year. Pero alam nyo ba, ang Happy New Year ay totoo lamang para sa mga hinirang ng Panginoon? Kasi unang-una, there's nothing new sa old creation. Tayo, kabilang na tayo sa new creation. We are new creatures in the kingdom of God. Kabilang na tayo sa new creation. Pero ang mundong ito ay nasa old creation. Ang nagahari rito, sumpa, kamatayan, at kasalanan. Sa atin, iba na. Buhay, pag-asa, pagpapala. Why? Kasi naikabit na tayo sa Panginoon. So, yun ang pagkakaiba. Kaya, pag binabati natin bawat isa ng Happy New Year, that's good. Kasi, yung taon, alam nyo ba, ang isa sa mga, minsan, hindi ko maintindihan yung mga Kristiyano, takot na takot sila magbatian minsan ng Happy New Year kasi nga, galing sa Chinese tradition ang New Year. Pero alam nyo ba, ang taon, kaya nga AD yan eh, in the year of our Lord. Ang bawat taon ay sa Panginoon. Na-redeem yan eh. Na-redeem yan ng Panginoon. Ang mga taon, kaya lahat ng taon kanya yan. Amen po ba? Huwag nyo ibibigay sa Chinese, huwag nyo ibibigay sa ano mga traditions. Sa Panginoon yan. At ang Kristiyano, ang kanyang worldview ay we are redeeming the land through Christ. Kasi iyon ang na hindi porke ginamit ng pagan ang ilang mga bagay ay i-give up muna sa pagan. Ang lahat ng bagay, nung muling nabuhay ang Panginoong Yesus, ang lahat ng bagay ay ibinabalik niya na sa Kanya kasi Siya yung owner ng lahat ng bagay. Sa Kanya nagmulang lahat ng bagay. Amen po ba? Okay, so sa araw na to, pag-uusapan natin ang isang maselan na topic. The fear of the Lord. Okay, may takot po ba kayo sa Diyos? Okay. Mahalaga ba sa inyo ang pagkatakot sa Diyos? Itinuturo nyo ba sa inyong congregation ang fear of God? Naiintindihan ba naman ang congregation ang fear of God?
Yun lang, no? Kasi minsan, eto aminin natin, ano? Kaya naman tayo nandito eh. Kaya tayo nandito para magtulungan. Nandito tayo para mag-aral, ma-equip ang bawat isa. Hindi tayo naririto para makipag-debate sa bawat isa, magpagalingan, magtagisan ng talino, hindi. Ang goal natin dito ay ma-equip ang bawat isa at ang bawat lingkod ay muling makabalik sa Diyos. Mamaya maintindihan niyo ibig kong sabihin. Yung talagang maging faithful ulit tayo sa Word of God. Kasi minsan nahaluan na eh. Hindi na minsan purong Word of God ang tinuturo natin, minsan yung sarili na natin. So kaya tayo nandito, kaya tayo nag-aaral para ibalik ulit natin ang Word of God. Yung Word of God ang tatayo sa loob ng church. Yung authority ng Word of God, hindi yung authority natin. Minsan, alam niyo, pag walang kasing pagtutuwid sa mga pastors, minsan sumusobra tayo. Masyado nagiging mataas ang palagay natin sa mga sarili natin. Na para bang tayo na ang Panginoon sa church? Mali yun. So ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Yung sinabi ni John the Baptist na he must increase and I must decrease. Dapat iyan ang ating worldview eh. Yan ang ating philosophy. Amen. Ibalik natin sa Panginoon. Kaya, alam nyo, kaya ko to, ito yung napili ko na talakayin sa araw na to. Kasi hindi lahat ng Kristiyano ay naniniwala na dapat ituro ang fear of God. Why? Because of misconceptions. Ngayon, tatalakayin ko lang yung dalawa lang. At sa araw na to, pag-uusapan natin ano ba talagang ibig sabihin ng God is holy? Kasi pag ang pastor tayo, no, na nagmi-minister, kapag hindi natin tulubusang naintindihan, pag mababaw, pag shallow ang ating pagkakaintindi sa holiness of God o sa fear of God, panigurado yan ang ituturo mo sa congregation. Eh. No wonder, ang congregation, minsan napapansin mo, they act na lapastangan, defiant. Why? Walang takot eh. Walang takot sa Diyos. At mamaya, habang nag-aaral tayo, i-evaluate natin yung ating mga sarili. Tayo ba talaga ay may takot sa Diyos? Okay? So ito yung objective natin sa araw na to. Makabalik tayo doon sa original na essence ng Christianity. What is Christianity all about? Okay. So ang first misconception na pag-uusapan natin ngayon ay one time kasi merong isang American evangelist na na-invite siya doon sa South America na mag-preach. Isang seminar. Malaki, mega church eh. And then, nung unang siyang nagturo, ito ang topic niya, the fear of the Lord. And then, after nung kanyang pagtuturo, tumayo yung pinaka-pastor ng mega church na yon. At kinorek siya. Sabi niya, kinote niya itong verse na ito. Sabi niya, there is no fear in love, but perfect love casts out fear because fear involves torment or punishment. But he who fears has not been made perfect in love. Obviously, na misquoted niya, na misinterpret niya yung verse na to. Ang ibig niyang sabihin, pag-correct niya sa pulpit, in-announce niya. Sabi niya ganoon, dapat, we do not need to fear the Lord in the New Testament because there is no fear in love. So, misconception yun. Mali, yung pinagsasabong niya yung love and fear of God. Okay? So, sabi niya ganoon eh, because there is no fear in love, but perfected love cast out fear. Because fear involves torment. But he who fears is not made perfect in love. So, yan yung idea nila. Kaya dapat hindi na tinuturo daw ngayon sa church yung fear of God. Wrong. Hindi po ganun yun. At alam nyo ba, the Lord is delighted in the fear of the Lord. Amen? Yan dapat ang ano natin. Tignan niyo ang Panginoong Hesus mismo, ha? Mag-start tayo sa Panginoong Hesus. Alam naman natin ang Panginoong Hesus, nagkatawang tao siya, di ba? Para
i-guide tayo, i-lead tayo kung papaano yung totoong pagsamba sa Diyos. Okay? Ito yung testimony ng Bible about our Lord Jesus Christ. This is the prophecy in Isaiah chapter 11. Then a shoot will spring from the stem of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest upon him. Siguro, familiar naman kayo sa may verse na to, hindi po ba? And the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge, and the fear of the Lord ay sumasa kanya. And he will delight in the fear of the Lord. That is our Lord Jesus Christ. Habang siya'y nabubuhay sa mundo, bagamat siya ay Diyos, he feared God. And he delighted in the fear of the Lord. Ang Panginoong Jesus na yan, ha? How much more kaya tayo? Naalala niyo yung sa Hebrews chapter 5 verse 7, ano ang pagkakasabi doon? Who, yung tungkol sa kanya, sa kanyang ministry sa lupa, in the days of his flesh, when he offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, was heard because of his godly fear. Yan ang testimony kay Christ. Nung siya ay nasa may agony, nasa may sufferings, he cried out unto God. Ipinakita niya ang pagkatakot sa Diyos hanggang sa dulo ng kanyang hininga. That is our Lord. For God delighted in the fear of the Lord. Naalala niyo yung turo ng Panginoong Yesus, kapag itinuro niyo ang law ng Panginoon na least, ituturing din kayo ng Diyos ng list. Pero pag in-uphold ninyo ang kabanalan ng Panginoon, i-uphold din kayo ng Panginoon. Yun ang trabaho natin eh. Ang trabaho natin is to exalt God. Turuan ang mga tao kung ano talaga yung mga attributes ng Diyos upang sila'y matakot sa Diyos at paglingkuran nila at maitumpak ang lahat ng motibo sa paglilingkod. Even tayo na mga lingkod ng Diyos. Okay. So, kaya nga sabi nga ni Nehemiah in 1 verse 11, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servant who delight to fear your name. O, kita niyo ang Panginoon. Yan ay mga man of God, the Bible. They delight in the fear of the Lord. Tapos ngayon ituturo ng ilang mga pastors na huwag na ituro ang fear of the Lord. For love cast out fear. Mali, may mali sa kanyang interpretation, hindi po ba? Dapat ka ituro mo sa congregation eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, very crucial itong topic natin. Okay. And then, let us proceed sa mga verses. Alam ko, kayo, pag nagbuklat kayo ng concordance, ang daming verses about the fear of the Lord. At kung ano ang blessings ng fear of the Lord. Ano ang benefits niya sa atin. Una, sabi rito, Psalms 147 verse 11, The Lord takes pleasure in the fear of Him in those who hope in His mercy. Amen? Ang Panginoon, nalulugod siya. He takes pleasure pag may takot ka sa Kanya. Amen. Pangalawa, He will bless those who fear the Lord, both small and great. Nakita niyo yun? Yung pastor na yon, he totally ignored all those verses. And then another thing, praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. Amen. What else? But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. Kanino? For those who fear Him. Amen. Kita niyo yung mga magnificent promises of God. Kanino nakatuon ang promises of God? Doon sa mga may takot sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, mag-ingat tayo. Ano? Alam niyo kasi ngayon, very loose na itong ating marami tayo, mga kapatid, na nag-depart na sa orthodoxy. Eh.
Alam niyo, meron kasing talagang, alam mo yung faith na ginawardyahan ng mga fathers of faith natin for a long period of time. Pagdating nitong modern age na to, naging modern din yung ibang mga tagapagturo, nag-depart sila sa orthodoxy. Kaya ganito ang nangyari, naging malabnaw, kanya-kanyang interpretation, lumayo, sabi nga, patotoo nga ni Pastor Jun eh, tayo mga Pentecostal, iba-ibang interpretation natin. Totoo yun eh. Totoo yun. Hindi dapat ganun yun. Ibalik natin yung sacredness ng Scripture. Itayo uli natin ang Lordship ni Christ sa Church. Balikan natin ang Word of God. And then, this is a wonderful verse. The Lord is exalted, Isaiah 33, for He dwells on high. He will fill Zion with justice and righteousness. He will be the sure foundation for your times, a rich store salvation and wisdom and knowledge. And what next? The fear of the Lord is the key to the treasure. Wow! Kung may takot ka daw sa Diyos, meron kang susi para ma-access mo yung salvation, yung wisdom, and knowledge. Tama, sabi nga ng Bible eh. Ano ang sabi sa Psalms 85 verse 9? Surely His salvation is near to those who fear Him. At ang sabi naman sa may Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Doon ka mag-umpisa para magkaroon ka ng tunay na pag-unawa. Mag-start ka sa pagkatakot sa Diyos. Kapag tinanggal mo ang fear of the Lord, tinanggal mo yung pinaka-pillar, yung pinaka-foundation kung saan ang church ay tatayo. Isipin nyo kung gaano ka-crucial itong topic natin. Amen po ba? Kaya, napakainam na ituro ang pagkatakot sa Panginoon at tayo mismo na mga tagapagturo, tayo ang unang-una magde-demonstrate nito sa ating congregation. Makita nila, hindi lamang kayo mga pastor, but mga God-fearing pastors. May takot sa Diyos. Amen. So ngayon, anong klaseng fear ang pinag-uusapan dito sa na-misquote niya na verse? Alam nyo kasi mga kapatid, may dalawang klaseng fear. At dito siya nalito, akala niya iisang klase lang ang fear. May dalawang klaseng fear. Meron yung fear na godly, merong fear na healthy. At meron ding fear na ungodly. Na, alam nyo ba, ang demonyo may takot din sa Diyos? Sabi nga sa may Bible, ano sabi ni James? The devil trembles. They believe God, but they tremble. Naalala nyo si Adam nung nagkasala siya? Anong naging reaction ni Adam nung nagkasala siya? Nagtago siya dahil sa takot niya sa Diyos. Ganyan ang effect ng taong nagkasala sa Diyos. Ang tendency niya ay lumayo sa Diyos. Sa atin, ibang klase yung fear natin. Yung fear natin ay lalo tayong na-attract kay God. Hindi yung nagre-repel. Amen po ba? Kaya nga dalawang klase yung fear. At alam nyo ba mga kapatid, ang fear of God is healthy? Bakit over and over again sa may Bible from Old to New Testament, laging itinuturo ang fear of God? Alam nyo kung bakit? Kasi ang tao, aminin mo man o hindi, marami tayong kinakatakutan sa buhay. Marami tayong fears. Hindi nyo ba napansin yon? Kahit na tayo mga pastors, takot ka. Takot ka sa kalusugan mo, baka takot kang mamatay, takot ka kung anong mangyayari sa pamilya mo pag nawala ka. Dahil natin kinakatakutan eh. Amen po ba? Aminin natin, talagang marami kinakatakutan ang tao. But pag meron tayong fear of the Lord, at siya'y nangyibabaw sa lahat ng fear, yung fear of the Lord governs all fears of men. Napapailalim. Naalala nyo, nagturo ang Panginoon sa Matthew chapter 6? Di ba? About anxiety. Tungkol sa mga alalahanin sa mga buhay. Fear yun eh. Natatakot ka nung kakainin mo. Ano pa, paano kayo mga anak ko? Paano na kayong ganito? Di ba? Ang dami natin ang fear. Ang dami na anxiety. Pero ang sabi na pa, una, huwag yan.
Unahin ninyo yung kaharian ng Panginoon. Unahin yung matakot sa Diyos. Unahin yung sumunod sa Kanya. At alam nyo ba, ang problem of man ngayon, even yung ating society, is fear-driven society. Kasama na yan sa mga platforms ng ating mga politicians, yung fear, papaano natin makukop up yung mga fear natin. Why? Lacking na yung fear of God. Iyan ay nakita ng mga kapatid nating malalim ang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Missing, lacking, yung pinaka-integral part, yung fear of the Lord. Wala na sa ating society, kaya nga naman ang tao, ang dami na nag-multiply na yung mga fears niya, kung ano na kinakatakutan niya. Kasi wala na yung fear of the Lord. Kaya nga sa atin ang mga hinirang ng Panginoon, vital, healthy, it is good to fear the Lord. At iyan ang mag-govern sa lahat sa atin. Obserbahan mo, kapatid, pag may takot ka sa Diyos, pag mas pinangibaba mo ang pagkatakot mo sa Diyos, lahat ng takot mo mawawala. Patotoo nga ng isang kapatid na meron siyang nararamdaman sa katawan niya na hindi maganda. Talagang feeling niya matindi yung anxiety na pumasok sa kanya. Pero dahil may karamdaman siya. Pero alam niyo ba ang ginawa niya? Sa halip na mag-focus siya doon sa may nararamdaman niya na natatakot siya na baka mamatay siya doon sa karamdamang na kanyang nararamdaman, nag-focus siya in faith in God. He feared God. At alam niyo ba, na-overcome niya ang lahat na ngayon kasi nangibabaw yung fear of God eh. Kaya mahalaga ang fear of God, mga kapatid. Itinuturo yan sa may Bible over and over again from Old to New Testament. Fear God, honor Him. Okay, so anong, sabi nga ni R.G. Rosdoni, isa sa mga Batikan na mga theologian, sabi niya, fear can be good and healthy. But it can also be evil. The true fear of God is to avoid sin rather than to avoid the consequences of sin. The fear is necessary part of man's life. The fear of the Lord is healthy. It is a restraint against doing evil. It is the beginning of wisdom, the knowledge that is healthy. It is the fear of the Lord that gives us confidence to face men and their evil, and to be confident in ultimate victory. Such a fear tends to and fosters life. It is, as we saw, called a fountain of life. Amen? Ang ganda ng comment niya about the fear of the Lord, kung maiintindihan natin ng lubusan. Kaya nga sabi po sa may Malakay, no? Malakay chapter 4, verses 1 to 3. For behold, the day is coming, burning like furnace, and all the arrogant and evildoer will be a chaff. And the day that is coming will set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor a branch. For you who fear my name, sabi ng Panginoon, the Sun of Righteousness will rise and with healing in its wings, and you will go forth and escape about like calves from the stall. You will tread down the wicked, for the day will be ashes. For they will be ashes and under the soles of your feet on the day which I am preparing, says the Lord of hosts. Ano po sinasabi ng verse na to? So, ang Panginoong Diyos daw ay darating in judgment sa mundong ito. Pero para sa mga may takot sa Kanya, hindi nila katakutan ng araw na yun, bagkus magre-rejoice sila sapagkat magiging kasama nila ang Panginoon sa mga panahon ngayon. At makikita nila kung papaano itatrample down ng Diyos ang mga enemies under their foot. So gagawin ng Diyos, kanino? Sa mga may takot sa Kanya. So nakita nyo, no? Very beneficial. So ngayon, kaya nga ibang-iba yung fear ng ungodly. Kasi ang fear ng ungodly, kaya sila natatakot kasi they are evildoers. Katulad na lang po ng verse na ito, mga kapatid. Ano? Sabi po rito, this is judgment. That the light has come into the world and men love darkness rather than light, for their deeds were evil. For everyone who does evil hates light
and does not come to light for fear that their deeds will be exposed. Kaya sila natatakot. Hindi nyo ba napapansin? Ayain nyo yung mga makasalanan. Ayain nyo sa gawain ng Panginoon para silang napapasok, ayaw nila. Tapos gagawa pa sila ng mga alibay. Mga yan eh. Gawa lang naman ng tao yung Bible eh. Wala lang naman yan eh. Kung ano-ano yung mga paratag na sinasabi nila. Pero in reality, ayaw nilang pumunta kasi malalantad yung kailang kasalanan. Yun yung kinakatakutan. Yan yung fear na ungodly. Yan yung fear na subject sa judgment. Pero tayo, yung fear natin is does not involve judgment or punishment because the Lord delighted in the fear that we have in Christ. Amen? Kaya nga, huwag nating pagsasabungin yung love of God at saka yung fear of God. Magkasama yan eh, intertwined yan. Alam nyo ba, marami kasi ngayon, sa panahon at ngayon, ang alam nila kay God, even ito ha, sorry ha, ako mag-advance na ako ng paumanhin. Minsan kasi distorted din yung turo natin about the love of God, nasosobrahan. Over nating emphasize yung love of God and grace of God. Wala namang problema doon, kami nga, lagi namin yan. Yan ang laging preaching namin eh, love of God and grace of God. Pero mga kapatid, ang being ng Diyos, ay marami siyang attributes. God of love, God of wrath, He is holy, He is just, He is merciful. Isipin niyo yun, yung mga attributes niya na yun ay balance sa kanyang being. Isipin mo, He is a holy God. Alam niyo ba pag sinabi niyo yung holy God? Alam niyo ba pag sinabing God is a God of justice? Ang Panginoon, pag nag-rule siya, talagang i-exact niya yung exact justice. And yet, He is merciful. Ang hirap matanto ng ating payak na pag-iisip. Yung being ng Diyos. Balance yun sa Kanya. Yung Kanyang pag-ibig as well as yung Kanyang wrath. Minsan, ang tinuturo lang natin yung isang bahagi ng attributes ni God. Over-emphasis yung love of God and grace of God. Wala na yung ibang attributes. Yan ang mistake sa pagtuturo tungkol sa katangian ng Panginoon. Kaya na-abuse ang grace of God. Mga hyper-grace ang tawag sa mga churches na ganun. Puro grace, sobra. To the extent na ginagamit na nila ang grace of God as a license for sin, as a license for immorality. Hindi po ba nangyayari yun? Why? Distorted view of the love of God. Hindi na ituro yung fear of God. Hindi na ituro yung holiness of God. Hindi na ituro yung wrath of God. Kaya walang takot eh. At iyon yung intention natin sa seminar na ito. Ibalik yung mga integral part. Blessing yun eh. Di ba sabi nga kanina, pag may takot ka sa Diyos, you have the key to God's storehouse. To God's rich storehouse, sabi nga nun. Ano yung component ng storehouse of God? Salvation, knowledge, and wisdom. May access ka doon if you have fear of God. So ngayon, tignan ninyo ha, intertwined kasi eh. You cannot separate love and fear. Pare-parehas kasi yung attributes ng ating Diyos. Tignan po natin ang Deuteronomy chapter 10. Now, O Israel, what does the Lord your God require of you? Ano nga ba ang requirement ng Diyos sa atin? Ano nga ba talaga yung talaga dinidesire ni God para sa atin ng mga anak niya? Sinabi rin eh, sinagot din sa Bible eh. But unang-una sa lahat, but to fear the Lord your God. Yan ang unang-una. Pangalawa, yung lumakad ka sa kanyang mga landas na itinuro sa atin. Pangatlo, yung ibigin mo siya. O, nakita niyo mga kapatid? Pare-parehas siyang major component
ng ating pananampalatayang Kristiyano. To serve the Lord, kung mahal mo ang Panginoon, katatakutan mo siya. Kung mahal mo ang Diyos, paglilingkuran mo siya. Hindi one side. Ang sasakyan ay may apat na gulong, hindi po pwedeng isang gulong lang. Wala kang patutunguhan nun. Amen. But to serve the Lord your God, at ang paglilingkod kay God, mga kapatid, ang Diyos natin, hindi siya tunay tao. Minsan alam niyo ba yung uri ng ating paglilingkod? Yung na-orientation natin sa mundo. Akala natin ganun ang paglilingkod sa Diyos. Wrong! Mga kapatid, hindi po ganun. Matakot tayo as we serve God. Turuan natin ang congregation na matakot kayo sa Diyos. Kung maglilingkod kayo kay God, ang nire-require niya, you shall serve Him with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Kaya minsan, pag nawala itong mga integral part na nire-require ng Panginoon, papasok na dyan yung... Mayroong magre-replace dyan eh, pag wala yung nire-require ng Panginoon. Ano yung magre-replace? Yung mga motives na hindi tamang motibo. Which I'm commanding you today for your own good. Para yung sa ikabubuti natin, mga kapatid. Itong mga bagay na to, hindi natin to gagawin para kay God. Gagawin natin to para mapabuti tayo. Para pagpalain tayo ng Panginoon. Para malugod ang Panginoon sa atin. Kaya nga, pag ang isang tagapagturo, tinanggal niya itong mga major na component na to, delikado ka. Amen? Kaya nga, kilala niyo ba si Jim Baker? Yung tele-evangelist? Si Bishop, kilala niyo po ba si Jim Baker? Yes! Kasi Assemblies of God. Yeah, Assembly, may kasama tayong Assemblies of God. Si Jimmy Swaggart, kilala niyo? Contemporary ngayon. Noong mga time na yon, iyan yung mga malalaking mga tele-evangelist. Pero ito yung network nito ni, yung Praise the Lord cable network ay mas malaki itong kay Jim Baker. Ngayon, itong si ay nahatulan ito ng noong 1987 ng sexual misconduct sa kanyang secretary na si Jessica Han. At napatunayan ito at may mga iba pa siyang kaso. At ito ay ang laking iskandalo. Sikat na sikat itong si Jim Baker eh, na isang tele-evangelist. Bago pa naging very popular si Jimmy Swaggart, pero siya muna. Kaya nga, doon nga sa, kung babasahin niyo yung mga report, yung mga news report about ito, parang nagkaroon ng rivalry si Jimmy Swaggart at saka ito. Para bang ang lumalabas sa kwento, na si Jimmy Swaggart ang nag-ano para ma-expose yung kanyang mga evil doings. Okay? Pero in 1987 ito, 1988, na-expose din si Jimmy Swaggart sa sexual immorality. Yung mga nakakaalam nito, yung mga matatanda. Amen. O yung iba mga new generations, hindi nyo na alam ano? O yan, hindi nyo na alam. So ngayon, alam nyo ba, 5 years siyang nakulong si Jim Baker. Alam nyo ba, nung siya ay nasa kulungan, ang ganda ng testimony niya. Nung siya ay nasa kulungan, may nabasa siyang isang libro na ng isang American evangelist din. At naiyak siya ng gusto doon sa may libro na yon. And then pinatawag niya yung author na yon, yung American evangelist. And then, nung nagpunta sila doon sa may... nagpunta siya sa kulungan, si John Bieber. Ewan kung kilala niyo si John Bieber, kilala rin yun eh, na evangelist. Nung siya ay nag-ano doon, sabi sa kanya ni, nagtanong si John Bieber sa kanya, kay Jim Baker. Sabi niya, when did you fall out of love with Jesus? When did you stop loving Jesus? Was it when you committed adultery with Jessica Han 7 years before you got thrown into prison? Was it proud? Or when it did really happen? Ang sagot ni Jim Baker,
I didn't fall out of love with Jesus. I love Him all the way through it. I love Jesus. But I did not fear God. So nakita yung testimony niya. At sabi niya pa, dinugtong niya pa yon na he said, there are millions of Christians in America, they love Jesus, but they don't fear Him. O ngayon, tingnan mo sa church, mag-inventaryo kayo, mag-evaluate kayo. Magkanda kayo ng evaluation. Tingnan mo yung rate ng ano, i-rate yung love of God tsaka yung fear of God. Bigyan mo ng rating status. Ang siguro 100% yung love of God, pero yung fear of God siguro ang baba ng rating. Si Jim Baker mismo, nakita niya yan. Testimony niya yan. Ang ganda, hindi po ba? Nakita niyo ang mga godly men, ano, yung marunong mag... Ayan ang repentance. Yan ang repentance. And then, kaya nga, hindi mo po pwedeng i-separate ang fear of God sa love of God. It is intertwined. Both major component na nire-require ng Diyos sa ating lahat. Okay. So, ang second misconception. So, okay na tayo doon sa fear of God and the love of God. Hindi sila contrast. Hindi sila antithesis. Hindi sila magkalaban. Bagkus, kung major components. Amen po ba? Malinaw na po ba? Nagugutom na po ba kayo? Wala na sumusagot. Okay. Kung gusto nyo magkape, may kape lang po tayo dyan. Kung nagugutom ko, may merienda po. Okay. Ang second misconception, at dito tayo magbababad, ay yung nilimit. Ito common ko itong ano, kahit nung ako pa ay bago pang Kristiyano. Nalimit ang definition ng fear of God sa reverential fear or respect for God. Wala naman tayong problema doon eh. Lahat tayo, we agree na ang fear of God ay it comprises of basic yon, yung reverential fear. Basic yung respect for God. But it's more than that. You cannot limit yung ano na yon sa parang ginagalang mo lang Panginoon. It is more than that. From the very words of our Lord na tinuro niya sa atin. Okay? Sabi niya nga rito, naalala niyo yung sinabi ng Panginoong Yesus sa Luke chapter 12, and I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that you have no more, they have no more that they can do. Hindi po ba yung usually natatakot tayo sa masamang loob na baka patayin ka, baka, di ba? Takot tayo doon, di ba? Pero yung mga mamatay tao na yun, matapos kang patayin, matapos niyang patayin itong katawan na ito, wala na siya magagawa doon. Hanggang doon na lang kayang gawin. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus, but I will show you whom you should fear. Ang sabi ng Panginoong Yesus, fear Him who, after He has killed, has power to cast out into hell. May power siya na ibulid sa impyerno yung kaluluwa. Hindi la, yun ang pagkakaiba. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus, ang payo niya sa ating lahat, what? Fear Him. Amen po ba? So it is more than reverential fear yung tinuturo ng Panginoong Yesus. Amen po ba? It is more than respect. We are talking about judgment here. Amen. Okay. So, kaya nga, sabi nga ng Panginoon sa Philippians, di ba, work out your salvation, what? With fear and trembling. Abay, if you tremble, alam nyo naman, if you tremble, nasubukan nyo ba manginig? That is more than fear. Ang trembling is talagang, it indicates ng talagang matinding fear. Amen po ba? Nakita nyo yung admonition na yon? Work out your salvation with fear and trembling. Okay. Ito ay sa New Testament muna tayo mag-start na para maintindihan natin. Sabi ng 1 Peter chapter 1, therefore, gird up your loins of your mind, be sober,
and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts as in your ignorance. But he who has called you is holy, you will be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Dinidemand ng Panginoon ang holiness. Ang holiness ay ito yung major component kung bakit natin kinakatakutan ang Diyos. Because God is holy. Matakot ka. Habang ikaw ay nabubuhay sa daigdig na to, you have to fear God. Sapagkat yung Diyos na sinasamba mo is a holy God. It is more than reverential fear. It is more than respect. We are talking of a holy God. Ngayon, and if you call on the Father who without partiality judges, ito mo ang pinag-uusapan nito, judges, judgment, ha? Justice ang pinag-uusapan nito. If you, ang kausap dito is New Testament people, people who are under grace. If you call on the Father, di ba tinatawag natin ng Diyos Ama? Alam nyo ba, mga kapatid, may share lang ako sa inyo na mahalagang bagay. Alam nyo ba, it is a great privilege na tawagin ang Diyos na Father? Di ba, yan ang sinabi sa 1 John chapter 3, behold what manner of love that He called us children of God. And that is what we are, sabi ni Apostle John. So tinawag tayo ng Diyos na anak niya. At tayo, binigyan tayo ng Espiritu that we can cry out, Abba, Father, what a great privilege! And then, nung tinuruan tayo ng Panginoon, sabi niya, this is how you pray. Our Father, thou art in heaven. Alam niyo ba, mga kapatid, nowhere in the Old Testament na tinawag ng mga Jewish community si God as a Father. They know Him as a Father, but to address Him in a prayer, hindi nila ginawa yan. Never. Kaya nga nang nagturo ang Panginoon sa atin, nung tinuruan niya tayong manalangin, this is how you pray. Say, Our Father, Thou art in heaven. Ikaw ang tatay ko. Sa Jewish community, that is talagang ano yan, shocking yan. Para bang sobra kayo, parang that is blasphemy, gawin. Kaya di ba nalala niyo ang Panginoong Yesus? Kaya gatagal siya sa Panginoong Yesus? Isipin niyo what a great privilege na tawagin mo ang Diyos na tatay mo? Kaya nga dito, sa ating pinag-aaralan, if you call on the Father who, without partiality, alam niyo ba yung without partiality? Ano yung without partiality? Ito yung ating pagtutuunan mamaya hanggang mamaya. Para maintindihan ninyo kung sino yung Diyos natin. Walang partiality sa Kanya. Wala siyang tinatangi. Wala siyang favoritism. Kay anak niya, kay unbeliever. Wala siyang tinatangi. Walang palakasan sa Diyos. Mamaya, mas maintindihan pa natin ito mga kapatid mamaya. Magbibigay ako sa inyo ng mga talagang maraming mga examples para makita ninyo kung anong idea ng without partiality. Okay. If you address the Father and without partiality, judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here on earth in fear. Habang tayo ay nagtatrabaho, habang tayo nagtuturo, sa lahat ng ating pagmi-ministeryo, dapat laging nandoon yung pagkatakot sa Diyos. Every time you confess the name of God, every time na binabanggit, wag na wag ninyong gagamitin ang pangalan ng Diyos na binobola niyo ang congregation. Ako sinasabi ko to, na witness ko to eh. Pag-aabuso sa pangalan ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo last time, ang the most guilty doon sa may commandment ng Panginoon na you shall not use God's name in vain, ang most guilty ay yung mga tagapagturo. Ang lakas ng loob nila gamitin ang pangalan ng Panginoon nang walang katakot-takot. Dapat matakot tayo mga kapatid. Pag binanggit mo ang pangalan ng Diyos,
Dapat situate na ang lahat na sabihin mo, totoo. Walang partiality ang Diyos. Our God is a holy God. Ang pangalan ng Ama ay banal. Hindi mo po pwedeng gamitin niya, nahahaluan mo ng anumang mga ano mo, salita mo. You must fear God. Kaya nga, you conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear, knowing that you were not redeemed with the corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of the Lamb, without blemish and without spot. Obviously, Christian na kinakausap dito. Christians ang winawarningan dito. Amen pa ba? Ngayon, pupunta tayo doon sa may masmaselan. Masmaselan na issue about the fear of God, no? About the holiness of God, about the wrath of God, about the justice of God. Ang Diyos natin ay is a consuming fire. Na-encounter nyo na ba yan? Ha? Itinuturo nyo ba sa may congregation ninyo? Kaya nga, tanong ko sa inyo kayo na at the start, at the very beginning. Tinuturo nyo ba sa congregation ang fear of God? Tinuturo nyo ba na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay consuming fire? Or baka naman akala natin yung Old Testament concept lang yan. Ha? O, pupunta tayo sa New Testament, ha? New Testament muna tayo. Ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 12, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, at iyan ang promise ng Panginoon sa atin. Biruin mo, we are the heirs of the kingdom of God. What a great privilege na tinawag tayong sons and daughters of His kingdom. Isipin niyo po yun. What a manner of love that God has bestowed upon us. Sino tayo para ibilang tayo ng Diyos sa mga bagay na ito na maging recipient ng unshakable kingdom? At alam nyo ba, ang trend ng history, kung saan papunta ang ating history, ang lahat ng kingdoms of men ay guguho. At ang maiiwan na lang sa bandang dulo ay ang kingdom of God, the unshakable kingdom of God. Diyan papunta ang lahat ng kasaysayan. Lahat ng authority, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, lahat ng authority ay ibabalik ng muli sa Panginoon. Lahat ng authority ng government, ng mga judges, ng mga police, ng lahat ng mga fathers o ano ba mga lahat ng may nagtataglay ng authority, lahat ng authority sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay i-turn over na uli sa Panginoon. Ide-demolish ni God ang lahat ng pamahalaan na meron dito. At si God na, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, according to Apostle Paul, siya na ang sasalahat-lahat. God will rule over all things. Yan ang eschatology. Diyan papuntang lahat ng bagay. Ngayon, and since we are recipient, we are the heirs of this unshakable kingdom. What a great privilege, hindi po ba? Pero hindi lang doon nag-end yung statement. Ang sabi rito, let us show gratitude. Magpasalamat tayo kasi kabilang tayo sa kapakamanan. By which, at ang manifestation ng ating gratitude sa Panginoong Diyos, by which we may offer God what? An acceptable service. Hindi lang basta paglilingkod. It must be acceptable to God. Hindi yung acceptable lang kay pastor. Yan ang minsan, kinokorek ko yan eh, yung mga ganyang idea eh. Meron nga akong nakilala na isang Kristiyano eh. Dapat may loyalty tayo sa pastor. Dapat may loyalty tayo sa church. Wala naman sana masama doon, pero that is lihis. Dapat nag-loyalty mo first and foremost kay Christ. Hindi sa institution of men and not to men, but for Christ. Pag loyal ka kay Christ, loyal ka rin sa pastor, mamahalin mo yan kasi mahal mo muna si God. Siya yung pinaka-object. Secondary lang tayo. Nalilihis eh. Kailangan maituwid yan mga kapatid para matutong matakot yung ating mga congregation. So dapat tayo, pag naglilingkod rin lang tayo, hindi yung self-approval.
Sometimes we seek approval of men. Hindi mo lang ako napapansin ni pastor, yung ginagawa ko. Kung kayo ay naglilingkod para sa Diyos, it doesn't matter. Kasi ang Diyos rewarder siya. Rewarder siya. Nakikita ng Diyos ang lahat ng effort dito. Dito nga sa amin, hindi naman lahat nare-recognize ko eh. Yung mga dito sa amin, nasa sa group namin, marami rito mga faithful workers, hindi lahat nare-recognize ko. At minumulat ko sa kailang isipan, hindi ko man kayo ma-recognize. Pero ang Panginoon, nakikita kayo. And He will reward you. Turuan natin sila na hindi tayo maging object ng kailang paglilingkod. Si God. Ibalik natin doon, sa rightful place. Okay? That we may offer God an acceptable service with what? Oo, iyan ang nawawala sa paglilingkod eh. Yan ang nawawala. Una, nawawala yung salitang acceptable na service. Pangalawa, nawawala yung sa paglilingkod, dapat nanginginig ka with fear and trembling kasi alam mo, ang paglilingkuran mo ay hindi si pastor, hindi yung church ninyo, kundi ang Diyos na banal. Yan yung mga nawawala. Amen po ba? Ibalik natin yung essence kung ano talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Yan ang inahanap ng Diyos sa atin. Diba? What does the Lord your God require from you? But to love Him, to walk in all His way, to serve Him. Amen po ba? To serve Him with all your heart, with all your soul, kasama doon lahat. At ito ang blessing ng Diyos sa church namin. Mga faithful na servants. Oh, alam nyo ba talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon, yung mga kasama namin dito? Grabe. Talagang dedicated sila. Kahit hindi ko sila napupuri, kahit hindi ko sila minsan na-appreciate. Kasi naintindihan nila ang reason bakit sila nagsiserve. Blessed kami sa mga servants na talagang faithful. Amen. Kasi ang katangian talaga nila yung takot sa Diyos. Naintindihan nila yung essence ng paglilingkod na buong puso serving the Lord with gladness. That is a major important word. Serving the Lord with gladness. Hindi yung naglilingkod ka, ako na naman ganoon. Alam mo yung serving the Lord with gladness. Serving the Lord with all of your heart, with all of your mind, and with all of your strength. Iyan ang mga nawawala na dapat maibalik sa mga lingkod ng Diyos. Walang complain. For God is a rewarder sa lahat ng ginagawa natin. Sure yan, nabasa ko over and over sa may Bible yan. Ngayon, we may offer God an acceptable service with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Ngayon, mga kapatid, hindi po cute statement ito. This is a warning. New Testament people po ang kinakausap dito. Sa Old Testament, wala silang problema kasi they are familiar with that words. Ang dami niyan sa Old Testament na pupunta natin mamaya. Pero sa New Testament, ay nire-remind tayo, wina-warningan tayo na kapag kayo maglilingkod sa Panginoon, katakutan niyo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos natin banal. He is a consuming fire. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, kanina, tinuturo niyo pa ba sa congregation? Tinuturo niyo ba si God sa consuming fire? At ano ang idea natin about these words? God is a consuming fire. Okay. So, kaya nga habang tayo nabubuhay, mga kapatid, ituturo natin yan. Unang-una sa Old Testament, punta tayo sa Old Testament, God is a consuming fire. Ano ang unang-una ninyong nakita na manifestation ni God as consuming fire? Nung si Moses ay napunta ng bundok, hindi po ba, ng Mount Sinai. And then nakakita siya ng bush na nag-aapoy and yet hindi nako-consume. Alam naman natin mga kapatid, usually pag may apoy, it consumes. Hindi po ba? Pero sa tagpong ito, doon na-attract si Moses eh. Paano na hindi nako-consume yung bush? At doon nag-start mangusap ang Panginoon. Amen? Alam nyo ba mga kapatid,
Ganyan ipinakita sa short ano na yan sa imagery na yan. Ipinakita ng Panginoon kung ano ang manifestation ng presence ng Diyos sa ating buhay. Sumasa atin ang Panginoon kasi pag tayo'y makasalanan, mako-consume tayo. Alam niyo ba 'yon? Pag if we are sinners, we will be consumed. Pero pag tayo ay covered by the atoning work of Jesus Christ, we are not consumed. Amen po ba? Yan ang presence ni God sa atin. Hindi tayo nako-consume. Naalala nyo sa may Pentecost, nung bumaba ang Holy Spirit sa kanila in a form of fire, tongues of fire, hindi man lang sila napasok. Hindi man lang nasunog yung mga bumbuna nila. Di ba? Why? Yun yung manifestation na ang Diyos as a consuming fire sumasa atin and yet we are not consumed. Kaya nga, yung usapin na God is a consuming fire, it depends kung ikaw ba'y enemy ni God o kung ikaw ay anak ng Panginoon. Kung anak ka ng Panginoon, hindi ka makakonsume. But if you are enemy of God, you will be consumed. At ito yung pupuntahan natin ng mga kwento. Okay. Even sila Moses, nakita na sa may tuktok ng Mount Sinai, nakita nila yung bundok, no, yung Mount Sinai, talagang kumukulo, kumikidlat, nag-aapoy sa dulo, parang vulkan yung kanyang appearance. Okay, to the sons of Israel, the appearance of the glory of the Lord was like a consuming fire on the mountaintop. Moses entered into the midst of the clouds as he went up to the mountain. And Moses, as on the mountain, 40 days and 40 nights. Okay. Another manifestation of God. Siguro nabasa naman ninyo ang Old Testament, yung sila Moses na sila lumabas ng Egypt. Nag-manifest si God in a form of pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Pamilya na ba pa kayo dito? Nakita, biro mo, no, kung siguro kung tayo ay nandoon sa mga panahon iyon, grabe yung manifestation ng Panginoon. Nakikita mo talaga, visual. God as a consuming fire. Nakikita nila doon na yung fire na yun, it protects them from the enemies, it protects them from mga wild animals and mga talagang deadly mga beast sa wilderness. Walang nakakapasok ng mga snakes kasi yung fire, ang laki, kakatakot. So ganyan ang presensya ng Panginoon sa atin as a consuming fire. Kaya nga sabi niya rito sa Deuteronomy chapter 9, verse 1 to 3. Hear, O Israel, you are crossing over the Jordan today to go in and dispossess nations greater and mightier than you, great cities fortified to heaven, a people great and tall, the sons of Anakim, whom you know and of whom you have heard it said, who can stand before the sons of Anak. Kasi talaga nakakatakot itong mga kalaban na to. Ang lalaki nila. Know therefore, sabi ng Panginoon, today that it is the Lord who is crossing over before you as a consuming fire. He will destroy them and he will subdue them before you so that you may drive them out and destroy them quickly just as the Lord has spoken to you. Okay? So, ayun ang pangako ng Panginoon. Sa mga kalaban ng Israel, ay imamanifest ni God ang kanyang sarili as a consuming fire. Amen. Pero sila, hindi sila napipinsala. Okay. Ang impyerno, alam nyo ba, ay consuming fire? Bakit kaya apoy ang pagkakadescribe sa impyerno? Ang fire na yan ay symbolizes ng puot ng Panginoon sa mga ungodly. Okay, uulitin ko po ha, ang impyerno ay hindi po teritorya ni Satan. Hindi po yan teritorya ng mga demonyo. Kinakatakutan nga nila yan eh. Kasi alam nila, sabi ng Panginoong Yesus, dyan itatapon din sila sa impyerno. Okay, ang impyerno ay lugar na kung saan wala na yung grace ng Panginoon. Ang impyerno ay lugar na kung saan wala na yung liwanag ng kanyang mukha, kinut off na, kaya nga outer darkness yan. Okay, so hindi tayo pupunta sa topic na yan.
Okay, another verse is Deuteronomy chapter 4, 23-24. This is about faithfulness, about the covenant of God. So watch yourselves that you do not forget the covenant of the Lord, your God, which He made with you. And make for yourselves a graven image in the form of anything against which the Lord your God has commanded you. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Amen po ba? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo kanina, sa Old Testament, alam na alam nila yan. Yung mga New Testament Christians na lang ang ignorante about God as a consuming fire. Kasi na-manifest yan. Pinakita ni God yung kanyang sarili sa enemies ng Israel as well as sa mga covenant breakers. Okay? And then, sabi nga sa Jeremiah, thus says the Lord to the men of Judah and to Jerusalem, break up your fallow ground and do not sow among the thorns. Circumcise yourselves to the Lord and remove the foreskins of your heart, men of Judah and inhabitants of Jerusalem. Or else, my wrath will go forth like a fire and burn with none to quench it because of your evil deeds. Okay. Last verse. Sinners in Zion are terrified. Trembling has seized the godless. Who among us can live with the consuming fire? Who among us can live with the continual burning? That was the testimony of the Old Testament about God as a consuming fire. So ngayon, ano ang idea ni God as a holy God, as a consuming fire? Ito po yung mga major component. Our God, yes, our God, the God of the Bible, is the God of love and God of mercy and compassion, but He is also the God of a holy God. He is also God of justice and also a God of wrath. Amen. That is a balanced being ng ating Diyos. At hindi mo po pwedeng piliin, hindi mo pwedeng chap-chapin ang attributes ng Diyos. Amen. Okay, so pupunta na tayo sa mga kwento. Ang unang kwento na ating pag-aaralan ngayon, kilala nyo ba si Cora, Datam, at Abiram? Naituro na ba ninyo sa inyong congregation yan, yung rebellion ni Cora, Datam, at Abiram? Mukhang bago lang sa inyo yan, ah. Mukhang hindi kayo nagbabasa ng Old Testament, eh. Ah. Alam niyo mga kapatid, ang Old Testament, napakagandang pag-aralan. Alam niyo ba, parang ganito the way you describe, no? Kung ikaw ay nakakita ng isang napakalaking building, that is the New Testament. Pero yung building na yun, hindi tatayo yun kung walang foundation. Alam niyo ba yung foundation ng building? Ang lalim nun, ang laki nun sa ilalim. Kayo po ba'y nakakita ng mga ginagawa na building? Tingnan niyo yung foundation nila. Grabe. Mas mataas na building, mas malalim yung foundation. Doon siya nakatayo. Yan ang Old Testament. Ang Old Testament is beautiful. You cannot explain fully well yung idea ng born again, yung idea ng love, yung idea ng mga New Testament terminology, yung sons of God, everything. Hindi mo maintindihan yan. Yung kasalanan, what is sin? Sino ang Diyos sa Holy God? Hindi mo yan ma-explain ng maigi pag hindi mo binalikan ng Old Testament. Yan ang failure ngayon ng maraming tagapagturo, puro mga New Testament na lang. Balikan nyo, mga kapatid, ang tagapagturo, ang pastor, dapat masipag mag-aral yan. Mahalin nyo ang salita ng Panginoon at ituro nyo yun sa congregation. Okay? Ngayon, pag-usapan natin ito. This is critical. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang Diyos natin ay walang partiality. Amen? Kung ginajudge ni God ang unbelievers, ang mga rebels sa Kanya, yung mga ungodly, ginajudge niya rin mismo ang kanyang sariling bayan. Sino may sabi niyan? Si Apostle Paul. Apostle Peter. The judgments of the Lord will begin in the household of God. Amen. Okay, o tignan natin ito, household of God ito. Sino si Cora? Sino si Datam? Sino si Abiram? Ang rebellion na ito ay hindi small-time mutiny.
Malaking rebellion ito. Bakit? Tignan po natin, ha. Now Korah, the sons of Izhar, the son of Kohath, the sons of Levi, with Datham and Abiram, the sons of Eliab, the son of Pelet, and the sons of Reuben. Okay. With, they took action and they rose again up before Moses together with some sons of Israel, 250 leaders of the congregation chosen in the assembly, men of renown. They assembled together with against Moses and Aaron and said to them, "You have gone far enough, for all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is in their mid. So why," yan yung accusation nila, "why do you exalt yourselves above the assembly of the Lord?" Mabigat na accusations. Ang akala nila, ngayon, sa panahon natin ngayon, ang dami mga self-appointed prophet eh. Na hindi naman sigat talaga nag-appoint, sila lang sa sarili nila. Nag-proclaim, "Prophet ako." Sino may sabi sa'yo, si God? Si Moses at si Aaron, hindi self-appointed yan. Si God ang pumili talaga sa kanila. Siya, alam nyo ba, ang kayo ba'y familiar sa mga anak ni Abraham? Si Abraham, meron siyang anak, si Isaac ang napili. Di ba? Tama, no? Si Isaac. Si Isaac, nagkaroon ng anak at si Jacob ang napili. Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na naging bansang Israel. Andoon si Reuben, yung panganay, si Judah, si Issachar, si Neptali, si Asher, isa roon si Levi. Ngayon, si yung tribe of Levi ay pinili ng Diyos out of 12 tribes na sila lang ang pupwedeng maglingkod kay God sa tabernacle. Okay, si God ang namimili, ha? At tignan po natin yung genealogy. Yan, si Levi. And then, si Levi ay meron siyang 3 anak. Si Gershon, si Kohath, at si Merari. 3 division yan, kasi puro Levita lahat yan, yung anak ni Levi, na tinatawag na Levites. Ngayon, si Gershon, ang assignment na binigay ng Diyos sa kanila ay sila yung mga mangangalaga sa mga kurtina. Alam nyo ba yung tabernacle sa Old Testament? Malaki yun. Grabe ang kurtina nun. 3 ilang layers yun. Merong white linen, merong porpoise skin o badger skin. Makapal yun eh. Tapos meron yung scarlet, blue, and white material. Ang daming, ang lalaking curtain yun. Bukod pa yung sa may veil and screen, yung pinaka sa doorway. Tapos yung palibot na linen sa may courtyard, ang daming kurtina. Yan ang trabaho ng Gershonite. Ang trabaho naman ni Merari o yung Merarites ay mga pillars. Eh, ang daming pillar sa may courtyard nila lang, ang daming hundreds yung pillar na yan eh. Tapos doon sa may tabernacle mismo, ang daming pillars niyan. Ang lalaki noon, ang bigat na trabaho ng mga Merarites. Ang Kohathites ay napaka-privilege. Privilege siya sa lahat ng Levites. Why? Ang trabaho nila, sila yung napili ng mas sensitibo na trabaho sa tabernacle. Ang mga Merarites, ang mga Kohathites, ay meron siyang anak na si Amran, si Izhar, Hebron, at Uziel. Yung anak ni Kohath na si Amran ay nagkaanak si Aaron at saka si Moses. Okay. So sila yung napili ng Panginoon, si Moses ang kumakatawa na parang civil, parang king. Si Aaron ay ecclesiastical. Civil and ecclesiastical. Church and state, kumbaga. Sila yung napili ng Panginoon. Pero lahat sila Kohathites. Yung family lang ni Aaron ang napili na priesthood ni God. Si God ang namili. The rest of the Kohathites ay sila yung mga ngalaga, sila yung tagabuhat ng sacred furnitures. Kaya nga, napakaselan. Napakaselang trabaho. Mamaya, magdidig pa tayo na mas malalim sa trabaho ng mga Kohathites.
Kasi puro Kohathites itong pinag-uusapan natin. Puro lingkod dito ng Diyos. Puro mga binigyan ng mga sensitibong trabaho. Parang tayo, sensitibo yung ating trabaho. We handle the words of God. Sensitibo. Sila rin, sensitibo ang trabaho ng Kohathites. Ngayon, sabi yung ganun nila, sumusobra kayo, bakit nyo in-appoint ang inyong sarili? Akala nila sila na nag-appoint. So sa madaling salita, talagang ano, nagalit si Moses, sabi yung ganun, okay, ganito, lahat kami ay pinili ng Panginoon, lahat tayo holy, sabi lang ganun. Biruin mo si sino si Korah, Kohathite. Actually, pinsan nila yan, nila Moses at ni Aaron. Si Datham at Abiram ay mga leaders ng Reuben, panganay. Kung baga sa ano, kami yung panganay dito, dapat kami yung nangunguna dito eh. Nakita niyo yung rivalry sa authority? At yung 250 chieftains ay mga men of renown sa buong Israel. Isipin niyo, napakabigat na mutiny ito. At ang accusation nila kay Moses, sumusobra kayo, bakit ninyo itinataas ang inyong mga sarili? Lahat tayo holy rito. Kami rin, may karapatan din kami mag-offer ng incense. Pwede rin kami pumasok sa may tabernacle. Okay. Sabi ni Moses, sige. Talagang mangyak-ngyak si Moses sa ano. Sige, kumuha kayo ng censer. Kayong 250 chieftains? Gusto nyo maintindihan kung ano yung holiness ng Panginoon? O sige, kumuha rin kayo ng incense at bukas humarap kayo kay God. Magsindi kayo ng incense. At maintindihan ninyo kung sino ang pinili ng Panginoon. And then, kayo, Datham, Korah at Abiram. Sabi ng Panginoon kinabukasan, sabi mo sa mga tao, lumayo kayo sa mga sa kampo nila. Lumayo kayo sa mga tents nila. At huwag kayong hahawak ng anumang gamit nila kung ayaw ninyong madamay. At sabi ni Moses, nung kinabukasan, sabi niya, kapag ang mga taong ito ay namatay sa ordinary death, ibig sabihin, hindi ako pinili ng Panginoon. Pero pag ang mga taong ito ay namatay, extraordinary, ibig sabihin, ako nga'y hinirang ng Panginoon. Sabi ng Biblia, katatapos pa lamang magsalita ni Moses, bumuka na ang lupa at kinain sila ng buhay. Lahat ng nasasakupan ni Korah, Datham at Abiram na mga promotor ng rebellion, kinain ng lupa. Anong nangyari sa 250 chieftains? And then, fire also came from the Lord and consumed the 250 men who were offering the incense. Naranasan nila si God as a consuming fire. Sino nakaranas? Ungodly? Unbeliever? No. People of God who rebel against Him. People of God who break the covenant of God. What is holiness? Si God ang nag-define ng holiness. And then the following day, then the Lord spoke to Moses saying, say to Eleazar, yung anak ni Aaron, the son of Aaron the priest, that he shall take up the censers out of the midst of the blaze, for they are holy, and you scatter the burning coals abroad. As for the censers of these men who have sinned at the cost of their lives, let them be made into hammer sheets for a plating of the altar, since they did present them before the Lord, and they are holy. Anong ibig sabihin? Yung mga censer na ginawa ng 250 na chieftains na pinatay ng Panginoon, sabi niya kay Eleazar, kunin mo lahat yun. Holy yun, kasi inoper yun kay God eh. Pitpitin yun. Ilagay yun sa altar. Idikit yun sa altar. Yung mga censer, holy, kasi inoper yun kay God. Pero yung mga nag-oper, unholy, kaya pinatay siya ng Panginoon. Okay. At ito yung mensahe ng Panginoon. As a reminder, to the sons of Israel, that no layman who is not descendants of Aaron should come near to burn incense before the Lord. Nakakatakot, hindi po ba?
Akala natin, mga kapatid, ano po tayo ha, tatandaan po natin. Ako as a pastor, hindi ko po ito palpit. Palpit po ito ng Panginoon. Ito pong church namin, hindi ko po ito church ito. Church ito ng Panginoon. I am nothing. I am just a servant of the Lord. Baguhin natin ang worldview natin. Minsan tumataas ang palagay natin eh. We demand too much. More than that. More than doon sa kung ano yung nire-require ng Panginoon sa atin. Okay. Let's proceed to another example. Ito ay puro mga servants ito ng Panginoon, ha? Okay. Kilala nyo si Nadab at Abihu? Yan na naman. Kaya nababasa ng Old Testament eh. Si Nadab at Abihu ay anak ni Aaron. Si Aaron ay kapatid ni Moses, di ba? So, itong si Nadab at Abihu, sila yung mga first na priest. Kasi yung family lang ni Aaron ang magiging priest. Doon lang sasalin yung priesthood. Okay? So, si Aaron ang the first high priest. Yung mga anak niya, lahat ng iyon, saserdote lahat yun. At kung mamatay na si Aaron, may papalit sa kanya na magiging high priest. At ganun ang kwento. Hanggang mamaya, maraming pa tayong kwento makikita mamaya. Okay. Ano ang nangyari sa dalawang ito? Ano ang kasalanan ni Nadab at Abihu? Ngayon, makikita niyo sa kwento ng Leviticus. Ang Leviticus kasi is a book about holiness. Tinuruan tayo kung ano yung holiness. Okay. Kung babasahin ninyo yung survey ng Leviticus, from chapter 1 to up to 7 ng Leviticus, ano makikita ninyo? Itinuro ang lahat ng law about animal sacrifices. Merong limang major sacrifices. Burnt offering, sin offering, guilt offering, peace offering, at saka grain offering. Lima yan. Pinag-aralan natin dito noon yan. Ewan ko lang kung nare-recall pa ng iba. Naalala niyo pa ba yon? Okay. Ngayon, doon itinuro yun. Itinuro, malinaw sa mga saserdote. Ang mga saserdote ay talagang well-trained. Mas mataas ang kanilang trabaho. Mas maselan kaysa sa ibang mga Levita na kamag-anak nila. Ang mga Levita, hanggang court card lang sila po pwede mag-minister eh. Hanggang yung magkatay ng mga hayop, ganon, katuwang sila doon. Yung maglinis, mag-prepare. Pero yung mga priest ay talagang highly privileged. Kasi sila yung nakakapasok sa holy place. Nakakapasok sa sasmi sanctuary, hindi po pwede doon yung ordinaryong Levita. Mamamatay sila. And then, doon sa may holy place, sila yung nag-a-administer, sila yung nagdadala ng mga, yung baga, nagsisindi ng, kasi may, doon sa may holy place, ay nandoon yung golden altar of incense, yung golden lampstand, yung golden table of showbread. At sila ang nagpiprepare ng bread doon, sila yung nagsisindi ng incense roon, sila yung nagsisindi ng lampstand. Tinuruan sila ng maigi, naiintindihan nila na ang purpose ng tabernacle service na yon is to provide salvation for the people of God. Malinaw yan sa kanila. Kaya maselan. Hindi ba parang tayo rin? Tayo ay nagdadala sa mga tao ng mabuting balita sa ikaliligtas ng mga makasalanan? O, ganun din sila. Kaya lang in a form of a ritual. Animal sacrifices. Sa atin, pinatay ng Panginoong Yesus. Tapos na, na-accomplish na yung sacrifice. Ngayon, sila, nandun sila sa may shadow. Tayo na sa substance na. Okay. So ngayon, maselan yung trabaho. Tinuruan talaga sila na kung ano ang ibig sabihin ng kabanalan. Nakita nila, na-witness nila kung paano ang Diyos ay banal. Kasi kapag pag nagkamali sila ng procedure, mamamatay sila. So nakita mo yung holiness, ano? Kaya nga, it is more than reverential fear. It is more than respect kay Diyos. You can die. Maaari kang mamatay. Alam nila yun eh, sa Old Testament eh. Amen. Kaya nga sa New Testament, sinampulan ni God, si Ananya at Sapphira. New Testament yun ha, people under grace. Di ba kayo nagtanong doon? Bakit pinuksan ng Diyos yun? Para huwag natin akalain na ang Diyos ng Biblia, hindi siya nagbabago noon, ngayon, magpakailan pa man. Ngayon lang, dumating lang kasi tayo sa time na yung shadow wala na. Nandito na yung substance, ang Panginoong Jesus na. Yung fulfillment, nandun na po tayo. Pero si God,
hindi siya nagbabago. Yung kanyang kabanalan, hindi nagbabago yun. Okay? So ngayon, tinuro sa kanila kung paano kaselan yung pag-handle ng animal sacrifices. Yung paano pagpatay, ano, ini-scrutinize pa nila yun, hindi lang basta mag-offer. It, kailangan malinis yun according to sa requirement ng Panginoon. Yung age ng kambing, kung isang taon lang, talagang sinusuri nila yun. Tapos yung procedure, pagkatay, pagtulo, nakikita nila yun, no? Ginigilitan lang ng kutsilyo, yung leeg ng kambing o baka na walang inosente. Alam nila yun, yung pagpatong ng kamay, na pag pinatong ko yung kamay, yung kasalanan ng tao malilipat doon sa anim. Alam nila yun. Tinuruan sila. Naiintindihan nila yun. Na gaano kahalaga yung maselan yun. Pinag-uusapan doon ay kaligtasan. And then, pagdating sa may chapter 8, itinuro, kinonsecrate muna sila. Maghapon na ritual. Kinonsecrate yung mga maglilingkod. Kumuha pa ng dugo. Actually, alam nyo ba yung offering? Yung sin offering ng mga priest ang mas mataas kaysa yung sin offering ng tao. Yung sin offering ng bayan, ano lang eh, kambing o tupa lang eh. Yung sin offering ng priest, kumbaga tayo yun, baka. Isipin mo yun. Yung cost pa lang na yun eh, napakamahal na. Mas mataas ang requirement sa atin kaysa sa kanila. Kasi we handle the word of God. Kaya matakot tayo. Huwag yung gagamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Pag walang katotohanan, rampant sa atin nagpo-prophesy ng walang katotohanan. Sabi ng Panginoon, hindi naman siya sinasabi, kinakausap ng Diyos. Matakot kayo. Nanaginip ako. Nakapunta ako ng langit. Nakapunta ako ng impyerno. Matakot kayo. Huwag yung gagamitin ang pangalan ng Diyos pag hindi totoo. Fear God. Kaya nga rampant dito yung ano, kasi wala na yung takot sa Diyos eh. Dito, makikita ninyo dito, napakasela ng pagpili ng Panginoon sa mga lingkod niya. Kinonsecrate pa, tapos kumuha ng dugo, nilagyan ng dugo yung tenga, nilagyan ng dugo yung thumb, nilagyan ng dugo yung hilalaki ng paa. Bakit kaya? Bakit kayo yung mga specific na yon at saka yung hilalaki ng paa, pinahiran ng dugo? Atonement yun eh. Tenga, bakit kaya tenga? Tinubos ng Diyos itong tenga na to kasi noon, saan tayo nakikinig eh? So, sino pinapakinggan mo? Tinig ni Satanas, kikinig ka eh. Kaya importante itong tenga, no? Kaya tinubos ito yung Panginoon, talagang specific yung tenga ng priest kasi para mula sa araw na yon makikinig ka na sa Panginoon lang. Si, kay God ka lang makikinig sa salita niya lang. Huwag kung saan sa mga false prophet, kung saan sa mga kwento-kwento dyan na mga mythology. Kay God lang. Tapos noon, thumb, it represents the whole work of men. Sa pagkatrabaho mo, we are allowed, para allowed ka na magtrabaho. Yung paa, it represents yung walk mo kay God. Tinubos lahat yan ng Panginoon. And then pagkatapos na mapahirad ng dugo, langis naman, inanoint. Ganun din, yung mga specific parts na yon. Ganun kaselan ang pag-ano ng Panginoon. 8 days! Hindi sila allowed na lumabas sa area ng kailang responsibility. And then on Leviticus chapter 9, on the 8th day na, on the 8th day, inauguration na ng tabernacle. For the first time, magpapunction na yung tabernacle. So nagkatay na sila. Ang ganda yung first day nila eh. Then Aaron lifted up nung matapos ng lahat, perfect. Na alay nila, sinunod nila ng maigi yung instructions ng Panginoon. Pinatay na yung hayop. And Aaron finally lifted up his hands toward the people and blessed them. And he stepped down after making the sin offering and the burnt offering and the peace offering. Moses and Aaron went into the tent of meeting. When they came out and blessed the people, the glory of the Lord appeared to all people. Then the fire came before the Lord. Take note, yung fire ay hindi galing kung saan-saan. Yung fire na nag-consume ng offering doon sa may brazen altar ay galing mismo sa Diyos. Na ang ibig sabihin, tinanggap ni God yung offering. He honors that offering and that offering nagkaroon ng effectivity because God accepted it.
In the Bible, saan mo makikita na ang apoy galing sa Diyos? Kay Elijah. Diba? Nung binuhusan pa nga, ang dami-daming tubig yung offering. And then dumating yung fire, kinonsume yun. Si King David, naranasan niya rin yun. Fire came from God himself. Tinupok. Kaya nga sa inauguration dito ng tabernacle, very important yung fire. Yung fire ay symbol ng puot ng Diyos na tumutupok doon sa may sacrifices. Ibig sabihin, tinanggap niya yung substitution na meet yung just ng Panginoon, na consume yung offering, na reduce into ashes, parang si Christ nung ipinako siya, na consume. Fully paid. Yung lahat ng offenses natin against God, fully settled. Binayaran niya in full. So ngayon, and the glory of the Lord, then fire came out from the Lord and consumed the burnt offering and the portions of the fat on the altar. And when the people saw it, they shouted and fell to their faces. Wow! Sigawan yung mga tao kasi nakita nila bumaba yung apoy. Ang ganda! Ang ganda, hindi po ba? Kailan di doon nag-end yung story eh. Pagkatapos nito, pinatay niya na si Nadabatabiho. Why? Now, sa chapter 10, Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took the respective fire pans and putting fire in them, placed incense on it, and offered strange fire before the Lord, which He had not commanded them. And fire, dahil gumamit sila ng strange fire, fire from God out of the presence of the Lord consumes them, and they died before the Lord. God, there is no partiality with God. God is a holy God. He consumes His adversaries, the offenders of His holiness. It's more than reverential fear. It is more than respect. Amen pa ba? Sa Old Testament, ang linaw-linaw niyan eh. Kung anong ibig sabihin ng consuming fire. Kung ano ang fear of God. Kung ano ang holiness of God. Kitang-kita yan sa tabernacle. Ngayon, may idea pa ba tayo kung ano yung holy? At ito yung mensahe ng Panginoon. Then Moses said to Aaron, "It is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I must be treated as holy. Sa lahat ng maglilingkod sa akin, sa lahat ng magpipreach ng aking salita, I must be treated as holy," sabi ng Panginoon. Matakot tayo pagdala-dala natin ang salita ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa mga tao. Huwag natin dadagdagan. Huwag natin babawasan. Matakot tayo sa Diyos. By those who come near me, sa lahat na maglilingkod sa akin, with reverence and awe, with gladness in their hearts, with all their heart, mind, and strength, I will be treated as holy, and before all the people, I will be honored. Ngayon, ang Panginoon ba'y na-honor sa ministry na ginagampanan natin? O ang lahat ng honor na yung kinuha na natin? Ngayon, ano kayang pakiramdam ni Aaron as father? Anak niya yun eh. Pwede ba siya mag-sentimiento di asukal? Pwede ba siyang mag-complain? Lord, sabi na naman, yung anak ko, mga anak ko yan eh, they follow my steps, naglilingkod din sila sa'yo, ba't mo pinatay? Yes, oh Lord, alam ko naman may kahinaan yung mga anak ko, may mga foolishness din yan, pero Lord, bakit mo pinatay? Pwede ba siya mga tuwiran kay God? Tatandaan natin, ang kaharian ng Diyos ay hindi siya katulad ng mga Malacanang, provincial, o municipality, hindi po siya ganyan. Huwag niyo akalain na ang pamahalaan ng Panginoon, katulad ng democratic form of government, katulad ng mga communists, hindi siya ganun. Sa kingdom of God, ang sabi ng Diyos, I am the Lord. Hindi ikaw ang Lord. I am the Lord.
There's no debate here, Aaron. I am the Lord. Tinuruan kayo, right from the very beginning, na masela ng trabahong ito. You must treat God as holy. Before all the people, I must be treated as holy. Igagalang ako dapat ang lahat ng tao. At iyan ang trabaho natin. Turuan ang mga congregation na igagalang ang Diyos. Huwag maging lapastangan sa Diyos. Mamaya, marami pa kayo makikita niyan. Papaano lapastanganin ng Panginoon? Ngayon, natapos na ba doon? Hindi pa. Tignan nyo ha. Then pinatawag ng Diyos yung mga kamag-anak ng ibang Kohatite. Moses called also to Mishael, to Elzaphan, and to Aaron, Aaron's uncle, Uziel, and said to them, come forward, carry your relatives away from the front of sanctuary to the outside of the camp. Doon nyo siya ibuburol. Saan? Lord, wala ba namang honorary burial man lang? Mga anak ko yung mga saserdote yan eh. Meron ba lang honor? No. They defy me. Doon siya ibuburol outside the camp. For they profane my holy name. Grabe ang kasalanan ng profanity, hindi pa ba? So they came forward and carried them still in their tunics to the outside of the camp, and Moses said to Aaron and to his sons Eleazar and Itamar, yung natira pang anak ni Aaron, si Eleazar at si Itamar. Do not uncover your heads nor tear your clothes. Di ba usually pag yung broken hearted ka, Lord, sobra naman. Nag-aahit yung iba. Pag ginawa niyo yan, sabi ng Panginoon, you shall die. There's no room for sentimento di asukal here. I am the Lord. Amen po ba? Amen. Do not uncover your heads nor tear your clothes so that you will not die and he will not become wrathful against all the congregation. Baka madami pa congregation because of you. But your kinsmen and the whole house of Israel shall bewail the burning which the Lord has brought about. You shall not even go out from the doorway of the tent of meeting, or you will die. You have not to take leave of absence. Bawal mag-absence dahil umiyak-iyak ka. Bawal. Bawal punitin ang damit. Bawal ahitin ang buhok. Bawal mag-take ng leave of absence. Bawal. Pag ginawa niyo yan, Aaron, mamamatay ka. Lord, paano naman yung damdamin ko? There's no room for emotion here. I am the Lord. You shall not even go out from the doorway of the tent of meeting or you will die, for the Lord's anointing oil is upon you. Alam niyo ba, mga kapatid, nung tayo, tinake natin yung vocation na maging pastor, di ba? Gusto natin maging pastor? Marami nagdedesire maging pastor? That's good. But there's no turning back. There's no turning back. Ngayon, kunyari, nag-ano ka, hindi ka napagbigyan ng Panginoon, tampo ka sa Panginoon, saan ka pupunta? Babackslide ka, balik ka sa Roman Catholic? You will die. Okay. Tapos na ba si God dito? Tapos na si God? Hindi pa. The Lord then spoke to Moses saying, do not drink wine. Huwag kayong maglalasing. Do not drink wine, neither you and your sons with you when you come into the tent of meeting so that you will not die. It is a perpetual statute throughout your generation so as to make the distinction between holy and profane. Yan, para maintindihan natin, what is holiness? God Himself defined what is holiness. It is more than reverential fear. It is more than respect. You have to fear Him
with trembling. That is the God of the Bible, as a consuming fire. He doesn't change yesterday, today, and tomorrow. So as to make distinction between the holy and the profane, between the unclean and the clean, and so as to teach the sons of Israel all the statutes which the Lord has spoken to them through Moses. Kaya nga, dito ako muna magtatapos kasi magbe-break tayo saglit mamaya. So, for if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin. Ito po yung New Testament, Hebrews po ito. Nire-remind tayo. If we go on sinning, ito po ay ang terminology na willfully ay deliberately. Ito ay deliberate breaking of the covenant of God. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin, but a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. How much more severe punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God and has regarded as unclean the blood of the covenant which he was sanctified and has insulted the Spirit of grace? This is God's message in the New Testament for us, the people of grace. Amen. Nasosobrahan kasi may mali tayong pagkakaintindi about the grace of God. Kaya nga sinabihan tayo ni Apostle Paul sa New Testament, do not receive God's grace in vain. Ang purpose ng grace of God ay para tulungan tayo na makahulag po sa sinful na sinful culture na nakalakihan natin. Malinaw yan sa may Titus. The grace of God has appeared unto all men, bringing salvation. It teaches us to say no to ungodliness, no to worldly passion, and to live sensibly, righteously, and holy in this present age. Iyan ang purpose ng grace of God. Not to abuse, because God is holy. And then, finally, sinabi niya, for we know him who said, vengeance is mine, I will repay. And again, the Lord will judge his... The Lord will judge his... Oh, hindi lang unbelievers, ano? Yan ang ibig sabihin na there is no partiality. Kaya matakot tayo sa Diyos. Okay, and finally, it is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. What does it mean? Kung ikaw ay nagkasala at ikaw ay nahulog sa kamay ni Satanas, meron pa bang po pwede magligtas sa'yo? Ba't hindi nyo kayang sagutin yon? Ulitin ko. Kung kayo ay nagkasala at kayo nahulog sa kamay ni Satanas, may magliligtas pa ba sa inyo? Meron ang Panginoong Yesus kung magsisisi ka. Tama? Ganyan naman tayo, niligtas tayo ng Panginoon sa kami ni Satanas eh. O, sa kabilang banda, kung ikaw ay nagkasala mismo sa Diyos at nahulog ka sa kanyang kamay, may magliligtas pa ba sa'yo? Kaya ka pang iligtas si Satanas doon? Wala na. Kaya na sabi rito, it is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. Mamaya, makikita nyo mismo yan from sa may Bible, yung words na yan. Papaano yan? Pero for the meantime, magbe-break muna tayo. Intense ba? Masyado ba akong matulin? May natutunan ba tayo? Amen. So, purihin po ang Panginoon. Sige po, mag-break po muna tayo saglit.